Good morning, guys. Nandito tayo ngayon sa Barangay Ampihanon dito sa May Naga. Sasamahan po natin sila. Titingnan natin kung papaano ba sila magkukupra. Naghahanda na sila para sa pag-uumpisa ng kanilang trabaho. Hindi po talaga maging madali yung pagkukupra. Mahirap po talaga, lalo na kapag hindi ka talaga sanay nito. Nanad man. Lagi? Wa may maojod. Di sa una tinuod. Wa may mga sakit-sakit ang mga tao sa una no? Mga tigwak? Ang mga babae. So ito yung mga niyog na inakyat na nila. Yung nakuha na nila mula doon sa taas ng puno. Medyo konti lang siya ngayon kasi ano, siguro sa mga nagdaang bagyo na rin napiktuhan yung mga niyog. At saka medyo hindi pa siya masyadong matagal mula nang ito ay kinukuprahan. Siguro aabutin muna ito ng mga 5 buwan bago magkupra uli para medyo dumami naman yung bunga niya. Ang lupang ito ay galing pa sa mga parents, yung mga magulang ng aking mga tiyahin tsaka ng aking ama. Sa mga lolo at lola ko pa ito na lupa. Ito yung mga alaalang iniwan nila sa kanilang mga anak. Ito na inuumpisahan na yung pagtatanggal ng balat ng niyog. Ang tawag dito sa amin ay pagbunot. Tinatanggal yung balat ng niyog. Pagkatapos, ayan, hinahati. Parang binibiyak. Habang merong nagtatanggal ng di man tanan ng balat, ayan, meron ding naghahati ng niyog para at maging madali. Mauni si Joseph ang mangupra sa isang naga. Ayan, matapos po itong miyakin, nilalagay na at ito dito sa tinatawag namin na hornuhan o yung lutuan ng niyog. Dito nilalagay yung mga niyog pa isa-isa. Sinasalansan ito na yung patao para yung mga paglalagay ng apoy doon sa ilalim, yung usok talaga ay mapupunta doon sa niyog para maluto. Ganun din yung init mula sa apoy, yun din ang nakapagpapaluto talaga ng niyog.
maglalagay na sila ng apoy para maumpisa na itong lutuin. At pagka medyo luto na yung niyog, yung madali na siyang tanggalin doon sa baon niya. Tatanggalin na tapos lulutuin uli hanggang sa tuluyan na talagang maluto.